Okay, good evening, good evening. So, ano pag-usapan natin ngayong gabi? Nako, magandang topic. Ephesians 6:5-9, working for God. So, usapan natin yung ano. Being a salt and light in my workplace. As an employee muna, saka na yung as an employer. Hindi pa naman tayo mga business man. Lahat tayo employee ngayon. So dito mo employee. Okay. So as an employee, so may concept kasi na master and servant eh. Sa ano eh, sa Bible eh. Tingnan natin ano. Sige. Minerva, pakibasa. Ephesians 6:5-8. Ano ba? Yeah, no. Ay, hindi mo nakikita? Napit ka kaya dito. Ito. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear. With sincerity of heart, just you with a big heart. Mm-hmm. Ikaw, Joy, pakituloy. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. For 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each one of whatever good they do, whether they are slave or free. Paka-practical eh, no? Kumbaga, straightforward yung sinasabi ni Paul eh. Kinakausap niya dito yung mga taga-Ephesus. Mayroon church sa Ephesus. Kumbaga, diretsuhan na sinasabi niya na, ano, na ganito dapat tayo, no? Bilang Kristiyano, bilang empleyado, bilang servant, bilang follower, bilang naglilingkod o nangangamuhan. So lahat tayo nakapag-identify dyan. Actually, ito yung pinanggagalingan ng verse. Alam mo, kung naalala nyo na ang SM noon, yung Shoemark, ang hinahire nila dati yung mga contractual na sales lady, puro iglesia na Kristo. Napakinggan nyo ba dati yun na narinig? Parang. Yeah. Kasi ang iglesia ni Kristo, they hold on to this verse na they don't organize in a sense na nagpo-protest sila or nagka-aklas sila laban sa ano sa kanilang mga amo. So kaya gusto ng mga SM, ng mga malalaking kumpanya, sila yung na-hire para hindi sila kumbaga, well, iba naman kasi yung point na abuse ka, iba rin naman yung point na They're trying to apply itong verse na to in a sense na gusto nilang maging respectful, no? Gusto nilang maging mabuting Kristiyano. Anyway, no? Sa panahon ng pandemic, ang tanong, how to make yourself so valuable that your job remains secure? No? Kayo, ano ba ang dapat niyong gawin? Kung ano yung what you call this? Ano yung oh, para ma-secure mo yung job mo. Hi, iPhone! Hello! Sino po sila? Ay, si Chrissy to. Hello. Hi, Chrissy! Hello, Pastor Jeff! And hi to Mini! Joy, ano? Chrissy, si Joy. Ay! Hello po. Ay, hello! Sino siya? Joy. Si Josephine. Joy! Hi, Joy. Hello. Hello, sis. Hello. Si teacher naman dito sa LA. So, yan. Tatlo kayo. Puro teacher. Puro teacher ang kasama ngayon. Puro teacher. Pinag-uusapan namin, Chrissy, about being a salt and light sa workplace natin, no? Bakit pa kasi sabi ng Bible maging salt and light ka daw? Bakit salt and light, 'di ba? Kasi pag madilim, kahit na pusikit ng posporo lang, 'di ba? Talagang nag-brown out. Tapos sobrang dilim. Meron magsindi lang ng lighter o posporo, lahat tayo nakatingin doon, 'di ba? Kumpaga kasi nag-illuminate. So bilang Kristiyano daw or believer ni Jesus Christ, dapat ganun, nag-iilaw ka, no? Nakikita yung nakikita yung kagandahang loob mo sa pamamagitan ng Diyos. Bakit naman salt? Yan, para sa mga nagluluto.
Kasi ang sword daw ay ang dalawang purpose eh. Enhancer. Di ba? Para magkalasa. Yung manok, yung baboy, whatever, pag nilagyan mo ng asin, lumalabas yung lasa niya. So, ini-enhance niya. Pangalawa, pangalawang ano niya, purpose niya, during those times, wala pa namang ref, walang microwave. Eh, ito ay preserve, pang-preserve, itong salt. So, napaka-useful. Actually, ang salt ay noong unang panahon, isa sa pinakamahal na binibili sa market. Actually, may mga tao na ang kanilang sweldo ay asin, hindi pera. Kaya nga ang pangalan ng tawag sa ating sweldo ay salary, kagaling sa salitang salt. Trivia. So, ayun, pinag-usapan natin, paano daw tayo magiging salt and light sa workplace? Simple lang, binanggit dito kanina na sa Ephesians 6:5-8, slaves, obey your earthly masters with respect and fear. With sincerity of heart, just as you would obey Christ. So, dito, makikita nyo, ang tawag slaves, no? Hindi na to, yung word na to, hindi na applicable sa panahon ngayon na slaves. Kasi iba kasi yung historicity ng unang panahon. Iba yung kanilang cultural background. Alam naman natin na may slavery noon. So, noon ang tao, may pagmamayari, meron kang owner. Pero ngayon, hindi na. Pero yung principle ng master and servant, nandun pa rin. Merong amo, merong nangamuha. So, tayo, kung makukonsider nyo, eh, tayo nasa kategory na nangangamuhan tayo. Kumbaga, meron tayong amo, ang amo ni Joy siguro. Eh. Anong district, ang pangalan ng district na, Joy? Richland 1, Pastor. Ayun. O dito naman, LAUSD. So si Mini at si Chrissy ay taga LAUSD. So lahat tayo nangangamuhan. Ito yung paalala sa atin ni Paul, no? Obey your earthly masters. So napakadiretso. Napakadiretso nung kanyang ano. Hindi lang basta obey, ah. With respect and fear. Diba? And with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Nabanggit na nga natin kanina na yung mga iglesia ni Cristo, mga kapatid natin, no, na iglesia ni Cristo, kinukuha sila palagi ng SM kasi they abide by this principle. Hindi sila basta-basta nag-aaklas o kaya nagpo-protesta or na nag-welga. Kasi nga they try to ano muna to dialogue muna doon sa boss. So kaya wala silang kinukuha. Sabi dito, obey them not only to win their favor when their eye is on you, no? Sundin mo sila kahit hindi sila nakatingin sa iyo. Ayun. Eh lang tayo, mga Pinoy, mahilig tayo na wala si boss, di ba? Facebook muna tayo. Okay, chika-chika muna ng latest sa telenovela, di ba? Nasa bahay na. Online din ba kayo, Joy, sa ano, sa pasukan? Opo, online, Pastor. Sabi dito, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. So, pag nagsiserve ka, ba, teacher ka, kahit na nakakabuisit minsan ng mga sadyante. you look at them as you're not serving them but you're serving God, no? So para mawala yung inis mo. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do. So may reward ka pag ginawa mo to, whether they are slave or free. Ayan. Nung pumasok nga si Chrissy, ito yung pinag-usapan namin eh. How to make yourself so valuable that your job remains secure kahit na pandemic. Mm-hmm. Oh, daming ano ngayon, nawawalan ng trabaho. Daming nalilayoff. Mm-hmm. Kaya may policy si Trump ngayon na ano, na i-prioritize ang lahat ng green card holders at saka citizens na ibigay muna sa kanila ang trabaho. Kaya hinold nila ang ano, green card applications, ang J1, H1, everything hold nila. Hanggang December 31. So may policy na ganun to give way para dun sa mga ano. So tayo kaya,
Sabi ni Paul, meron siyang ano, naman siya lang. Meron siyang Sabi ni Paul, meron siyang tatlong payo sa atin. Di ba? Una, be focused. Okay? Ibinasa natin kanina, no? Kumbaga, i-summarize natin. Ano gusto sabihin ni Paul? Be focused. Pangalawa, be credible. Di ba? At pangatlo, be exceptional. Yan. Pag-usapan natin yan, tatlong yan sa gabi na to. Okay. Balikan lang natin. Sabi dito, slaves, obey your earthly master with respect and fear, with sincerity of heart. No? Sabi dito, just as you would obey Christ. No? Naka-highlight. Just as you would obey Christ. Be focused. Ano pag sinabing be focused, ano sa palagay niyo ang gustong sabihin ni Paul, no? Be focused. Pag nagtatrabaho ka, sabi ni Paul, be focused. Ang motibo mo, you're serving God, no? And respect the authority above you. Kasi sila yung designated by God. Here's the thing. Madali naman na yan, na sundin yung mga mabait na boss, di ba? Supervisor mo mabait, manager mo mabait, di ba? The person above you in authority, okay, walang problema. Pero paano pag hindi okay? Anong gagawin mo? Ayan. Matanong ko kayo. Naka-experience na ba kayo na? Meron na ba kayong mga naging bossing na tumataas ang kilay nyo at saka ikaw, Chrissy. Naka-experience ka na ba noon sa Pilipinas, dito sa Amerika, o nalang bagitin yung pangalan? Meron ka ba na-experience na gano'n? Ikaw, Joy, may na-experience ka ba? Ako po meron, Pastor. Kilala po ni Ate Mini. Huwag mo nalang bagitin yung pangalan. Basta boss ko siya dati sa Pampanga, Pastor. Best boss kami ni Babe sa Pampanga. Tapos, hindi siya fair. Hindi po talaga siya fair parang... Basta, hindi po siya ka-nice-nice na boss. Ewan ko ba't naging boss siya. Base doon sa sinabi ni Paul, be focused. Ang motibo mo, pag pumapasok ka sa... Kasi there was a point in time, ewan ko kung na-experience yun, na minsan papasok sa trabaho, parang dinadrag mo yung sarili mo. Parang ang bigat-bigat kasi makikita mo yung boss mo na pagalitan ka na naman, sagawa ka na naman, minsan wala namang... minsan, alam mo yun. There are people na sarap kasama eh. Sarap kasama sa trabaho. There are bosses na, they inspire you. Alam mo yun? But there are bosses also, mga leaders, supervisors, managers na, alam mo yun, medyo hindi fair at hindi ka nais-nais. Paano nyo i-apply ito? Sabi kasi ni Paul eh, ang motibo mo is not your boss. So pag pumasok ka, ang motibo mo, hindi mo titingnan yung boss mo. Titingnan mo yung Diyos. Kasi working is a form of worship to God na kailangan focus ka, gandahan mo. At, no, sabi dito, yung authority above you, kaya mabait siya o hindi, binigay sa iyo ng Diyos, you need to obey and respect. Ano masasabi niyo doon? Agree ba kayo kay Paul? Agree. Kaya lang ang hirap. I know, right? Sometimes you have to. You just have to follow kasi mawala ka ng trabaho. Oo nga eh. Talaga lang may isip mo, ay, wait lang, yung pamilya ko. Diba? Kasi pag kumontra ka ng kumontra, alam mo na, sasama ka nila sa remove list. Ewan ko kung naalala nyo, lalo nang bago tayo dito sa US. Di ba? Parang gusto na natin umuwi lahat eh. Kasi nag-a-adjust ka pa eh. Nag-a-adjust ka sa weather, nag-a-adjust ka sa tao, nag-a-adjust ka, kailangan mo mag-Ingles araw-araw, nag-a-adjust ka sa freeway, kailangan mo mag-drive, kailangan mo matutong mag-drive. Ang dami mong adjustments, di ba? Tapos, nagugulat ka sa mga bayarin. Ano yung mga ganun? Plus, may boss ka pa na antibiotic.
nakuha niyo. So, pagdagdag sa pressure mo. Pero, Apostle Paul is reminding us that your motive sa pagtatrabaho mo is that you're serving not the people, but you're serving God. No? You need to respect, to obey the authority above you because they are the designated authority given to you by God. I agree, mahirap, pero kumbaga, ito yung God's will. Ito yung dapat mong gawin. Diba? Parang wala nang pinagkaiba yan. Eh. Kung ang sabi sa Bible, respect, love, obey your parents. Walang problema yun. Kung ang tatay mo, nanay mo, okay. Walang problema, di ba? Eh, paano yung mga ibang tao na ang parents sila, hindi okay. Pero kung Kristiyano ka, you need to follow yung will of God. Di ba? Mm-hmm. Eh, kasi tingnan nyo rin naman sa sistema na ang Diyos, mahal niya tayo, nagpo-provide sa atin, na alagaan niya tayo. Kahit na yung iba sa atin mabait, yung iba sa atin hindi. Or may time na mabait tayo, may time na hindi tayo mabait. Hindi nagbabago, hindi nag-waver yung kanyang pagmamahal sa atin, di ba? Ganun yung attitude na gusto niyang kopyahin sa atin para maging salt and light tayo. Para sa mga anak natin, may panahon yung mga anak natin mabait, may panahon yung mga anak natin matigas ang ulo, pero nagbabago ba? Pinapakaiba pa rin naman araw-araw. Diba? Mahal mo pa rin, di ba? Yung parang binabawasan ng kanin. Pinagdadrive mo pa rin eh. I mean, hindi nagbabago yung pagmamahal mo eh. Di ba? I mean, it's the same with God, no? Kaya chine-challenge siya tayo. Kung ito yung ginagawa ko sa inyo, gawin nyo rin. Kumbaga, kahit hindi ka mahal-mahal yung boss nyo, mahalin nyo. Dahil pag nakita yan, nakita niya yung attitude niyo yan, may possibility na makilala niya yung Diyos pang mag-iing. So sabi ni Paul, be focused. No? Kasi yun ang God's will. No? At hindi lang yun, no? Kung tatanungin tayo, what is God's will for me in my career? Yan. Bilang isang guro, ano ba ang God's will para sa akin, sa buhay ko? No? Kahit anong trabaho mo. Parang tamang-tama ito na ito bago pumasok sa school. Ah. Thinking pa rin tayo ang trabaho mo. Ayan, trabaho, trabaho. Be inspired. Alam niya, mabaitan Diyos sa atin. Sa totoo lang, pinagpala tayo kumpara sa iba. Kumpara sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Napakaganda ng buhay natin dito. Tayo walang sakit. Diba? Sa Pilipinas, may mga tao ang hindi na nakakakain dahil nga hindi makalabas, hindi makapagtrabaho. Pwede lang padala yung ano. Dito ay sobra-sobra, nagtatabaan tayo. Sobra-sobra yung pagkain. Minsan ang problema mo pa nga, paano ubusin yung pagkain eh. Totoo lang. Diba? Sa Pilipinas, hindi problema yung pagkain pagka sumobra. Pamimigay mo lang sa kamag-anak, saka sa kapitbahay. Uh-huh. Eh dito, pag sumobra, problema na. Kasi puno na yung ref. Nanginayan ka ng itapon. Hindi kasha. Kaya naglalaki ka na yung mga katawan natin. Anyway, sabi dito ang tanong eh. Ang tanong, what is God's will for me and my career? Bilang isang guro, bilang isang pastor, bilang isang Uber driver, bilang isang shoemaker, bilang isang dentista, kahit ano naman trabaho mo. No? Sabi dito, ang payo ni Paul, you need to render excellent service. Wow. Eh ba, paano ba yun? Paano ba gagawin yun? O bilang isang teacher, di ba? Paano ka ba magre-render ng excellent service? Yan. Umuha ng maayos na lesson plan. Mm-hmm. Hindi, baga, ito yung mindset ha. Gagawa ka ng maayos na lesson plan, hindi para sa estudyante mo. Hindi para sa eskwelahan. Gagawa ka for God. Ano man, kasi, Lord, gagawa ko, gagawin ko to kasi gagalingan ko, mag-render ako ng excellent service kasi mahal kita at wino-worship kita. Ngayon, magmamanifest na lang sa kanila. Sila yung makikinabang. Mm-hmm. Kasi, pagka ganun ang konsepto mo, hindi nauubos yung ano mo, yung iyong sipag, yung iyong gana. Kasi pagka nakafocus ka na, gagawin ko to para tumaas ang sweldo ko.
ang motibo ko para ma-promote ako. Ang motibo ko para sa mga estudyante ko. Lahat yun, mauubos yun. Darating sa punto na mag-burnout ka. Pero subukan mo naman tong konsepto na to. I'm doing this for, you know, for God's will, no? For my career. Sa career ko, ito yung God's will. Kaya ito yung gagawin ko. Ano pa? Bukod sa maayos na, ano, na lesson plan bilang isang guro. Ano pang pwede niyong gawin? Hindi malilate, Pastor. Hindi malilate. Ay, nako. Gumising ng maaga. Gumising ng maaga. Alam niyo, dati, problema ko yan eh. May sakit ako dati. Lagi ako nalilate. So, na-realize ko lang na sabi ng Lord sa akin, imagine mo, ako ang katagpo mo. Malilate ka ba? Siyempre, hindi. Eh kung ang katagpo ko ay si President Trump o si President Duterte, imposibleng malate ka. Lalo na kay Duterte. Yes, imposibleng malate ka kung VIP yung ano, katagpo mo, di ba? Eh so si Lord ang ano mo. So alam niyo na nakuha ko yung habit na maagang pumasok, maagang gumising. And then hindi ang alam mo effect, realize ko ha. Pagdating ko doon sa trabaho, hindi ako naggagahol. Ibang palumanay ka. Yung, yeah. Unlike nung call to finish ka na para naghahabol ka palagi para mag-time card ka pa nung araw, di ba? Pero this, parang, alam mo yan, mas relax ka, mas productive ka. Imagine mo, tinuturoan ka ng Diyos na umayos, akala mo para lang gumanda yung performance mo sa trabaho. Pero ang kalalabasan, umaayos ka pa as a person, di ba? Kasi as you try to render excellent service. So ano pa? Awan mali, gumawa ng lesson plan, ang tapa, maganda, ano pa? Naku, ako, sa totoo lang, ang gusto kong pagbutihin talaga ay ihiwalay. Mm-hmm. Yung, kasi naka-virtual tayo, tapos nasa bahay. Mm-hmm. Ang daming obligation sa bahay. So, kailangan kong bigyan ng ang tawag nito, demarcation line. Nag-o-overlap eh. Parang, ay, sandali lang. yung, may maliit kasi, kung meron akong 8 years old din, na halos kasabay ng aking virtual hours. So, oo, na medyo, siguro ngayon pasukan, mas bibigyan ko na talaga ng ano na, okay, teacher muna ako ngayon. I know, di ba? Mahirap yun talaga. Ako nga, ganun na din. I mean, definitely si Joy din. Malaking challenge. Pero buti na lang, I mean, nilist ng bunso na, alam mo yun, masipag mag-aaral, alam ang gagawin. Minsan lang turuan. So, kasi ang challenge ngayon is habang kahit tatlo kayong teachers eh, habang nagtuturo ka sa estudyante mo, yung anak mo na estudyante rin, nag-o-online din. Challenge number one yun. Second challenge is tempting na habang nagpapag-group work ka sa online, tempting na tumayo at magugas ka ng pinggan. Ganun. Tama. I would agree sa sinasabi ni Chrissy na you put a demarcation line na ito, professional to, binabayaran ako. Oo. Kailangan maging professional ako sa approach ko. I need to be a teacher on this specific time. Alam mo yun? Yeah. So, medyo nahirapan ako. So. Yeah. Lahat naman. Kahit si Minnie, napapansin ko rin. I'm sure mag-a-adjust lahat. Ito yung new normal eh. Di ba? Pero still, we need to render excellent service. Kumbaga. Di ba? Dati kasi, ang tatrabaho ko, HR manager ako sa isang Christian school no, sa Pilipinas. At tuwing summer, nagkakandak ako ng training sa mga teachers. And then one of the reminders na pinapaalala ko sa kanila, kasi pinapump up mo sila eh, para bago magpasukan, bago mag-June. One of the reminders na lagi kong sinasabi sa kanila, dun sa mga teachers, na dapat pagdating ng June, performance level. Iba kasi yung nagpa-practice lang tayo,
iba yung performance level. Kumbaga sa artista, diba? Hindi pa sinasabi ng director, iyak ka na. Kumbaga, eh, tipo Nora Honor, isang mata lang ang tumutulong loob. Ah, ganun, no? Kasi as I shared it to them, ang teaching is 10% teaching and 90% acting. Kumbaga, lahat ng bagay, eh, kaya mong i-convey sa kanila yung ituturo mo sa pamamagitan. Kumbaga, parang ano eh, parang nagluto ka ng steak, ang pinapakain mo puro bata, so hindi nila mangunguya. So gagawa ka ng paraan para ma-enjoy nila yon na hindi sila mabibilaukan kasi hindi nila kakayanin eh. So lahat ng pinag-aralan mo, lesson plans mo, everything, minsan pag binaba mo lang as it is, hindi nila natatanggap ng tama. Kasi nga, nasa level mo. So dapat ngunguyain mo muna para, bago may pasa sa kanila. So yun yung challenge ko, no? Dapat performance level, as in, kahit nagpa-practice pa lang, ibigay mo na ng todo. So, 17 pupil free day pa rin, ano? Ang alin. Tama ko. Pasokan? Hindi pa, dito lang si Gracie. Pasokan na ba? Kailan mo pasokan? August 17. August 17. 17. Ay, pupil free day, di. Pupil free day? So, may meeting. Yung 17, oo. Meeting natin yun. Oh, at least. Hindi pa ako na, ano, nagka-plano. Mm-hmm. Enjoy. Next week pa ako. Ayoko muna mag-plano. Ayoko mag-plano. Maga pa naman. Kayo, Joy, kailan ang pasokan yun? Sa 31 pa po. Oh, ay, ang sarap. Ay, ang tagal. Pero papasok na kami ng 17. Ah, okay. Pero, ano, virtual din kayo? Ano, Pastor, dun po kami sa school. Parang 3 days kami sa school, 2 days sa house. Ah, okay. Ay. Kahit hybrid. Virtual, nasa school kami, magre-report. Mm-hmm. Yan yung proposal nila eh. Sa LASD hindi, nanalo na sa bahay na. So sa ano, sa ano kayo, South or North? South pa sa. Sa South Carolina, papasok kayo. Papasok. Mm-hmm. So balikan lang natin, no? What is God's will for me in my career? Sabi ni Paul, you need to render excellent service. Mm-hmm. Diba? But wait, there's more. Binanggit niya rin kasi God will reward you. Kapag ganun ang ano natin, di ba? I'm sure na na-experience yung lahat yung reward ng Diyos, lalo na kayong mga guro dito sa Amerika. Diba? Kumpara sa guro sa third world country na pinanggalingan natin, naging guro din kayo doon. Kitang-kita niyo naman yung difference, di ba? Yeah. Kapag, yung blessings na natanggap niyo. No, so talaga merong reward dito. Nasabi ito, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Yan. Sabi ni Paul, tandaan natin, we are a representation. Ayan. Sabi, nire-represent mo si Jesus Christ kung nasaan ka man nagtatrabaho. So, naalala ko lang eh, meron akong kasama sa trabaho. Sabi niya, siguro ano, sabi niya, kasi nagla-lunch ako noon eh. Sabi niya, yeah, sir, siguro Christian ka. Kasi nagpo-post ka pa bago kumain, siguro nagpe-pray ka. Sabi, alam nga namang i-deny ko. Ba't mo tinatanong? Sabi ko, kasi Christian din ako. Sabi niya, bay ka ako, ang galing mo ha. Tagal natin magkasama, hindi ko nahalata ha. Sabi sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ang sarap pakinggan, ano? God's special possession. That you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Ayan. So, chosen people. Wow, astig, di ba? Parang kumbaga, mas matindi pa to sa US citizenship. Yeah. Kasi pag US citizen, eh, kahit saan, pwede kang pumunta eh. Hindi mo kailangan ng visa, di ba? Chosen people, royal priesthood, holy nation, di ba? God's special possession. So, representation ka ng Diyos sa workplace mo. So, ganito yan. Kapag ka Bilmanian ka, follower ka ni Vilma. Kapag ka Noranian ka, sayang, wala si Jonathan eh. Nalimutan ko sa pwede si Jonathan. Noranian. Noranian kasi yun eh. Yung pinalala. Pagka Noranian ka,
Eh, follower ka ni Nora. Pag Sharonian ka, follower ka ni Sharon. Eh, pagka Christian ka, follower ka ni Christ. Diba? Ito ang siste. Nung unang panahon, hindi pa uso yung Facebook noon. No? Nung mga late 70s and early 80s, naalala ko, eh, yung mga chismosa naming kapitbahay, mga ano yun eh, mga nag-aaway habang naglalaba. Kasi yung iba doon, Bilman yan, yung iba doon, Noran yan. Habang naglalaba sila, lagi nilang pinagkukumpara yung kanilang mga idol. Eh, yun ang libangan ng araw. Wala pang masyadong inter-internet. Ngayon, may pagkakataon na sa isang movie ata ni Vilma at ni Nora. Ewan ko, naalala yung movie na ang T-word at ako. Patagal na yun. Yung movie na yun, nagsabunutan yung ano, yung fan ni Nora at saka ni Vilma. O kinabukasan, ang headline, si Nora at si Vilma nagsabunutan. Di ba? Ang headline sa yung mga tabloid. No, hindi sinabi doon na fan ni Nora. Kasi wala namang kwentang pag-usapan kung fan ni Nora at fan ni Vilma. Walang bibili ng tabloid. Kaya ang headline, si Nora at si Vilma nagsabunutan. So, kumbaga, kahit na anong gawin mong mali, di ba? Kahit na magwalwal ka araw-araw, wala naman, hindi naman interesado ang tao sa atin eh. Pero once you claim to be na you're a Christian, no? Then they will get in, people will be interested in attacking Jesus Christ because of how you live your life. Naintindihan natin. Amen. But, magiging parang, baka yung mga Kristiyano, di ba? Eh, salita lang pala kayo. Kristiyano lang kayo sa nguso, sa puso, di ba? Kumbaga, there are people who represents Jesus. Okay, there are people na who represent Jesus na hindi okay. So let us be reminded in our workplace, sabi ni Paul, hindi mo pangalan bilang Josephine Aquino ang daladala mo. Di ba? Hindi mo pangalan bilang Chrissy or Minnie ang daladala mo. Ang tingin sa'yo ng tao palagi, lalo na kapag kinlay mo sa Facebook na Christian ka, talagang titingnan ka ng tao kung talagang Christian ka mamuhay. Di ba? Lagi, alam niyo naman, lalo na sa kultura natin, di ba? Laging nakatingin, no? Nakachika yan, kumbaga. Isa pang paalala ni Paul is excel for the Lord. No? Ibig sabihin, excel your life for the glory of Jesus Christ. Ang tanong, pag nag-excel ka sa buhay, mag-glorify mo yung pangalan ni Jesus. Pero ang manifestation, di naman para kay Jesus. Pag nag-excel ka, ikaw makikinabang. Di ba? Siyempre, pag nag-excel ka, mag-promote ka, tataas ang sweldo mo. Di ba? Just like the three of you, nag-excel kayo, you tried to get an employment abroad, and now you're reaping the blessings. Di ba? As simple as that. So, excel for God, for His glory. Yan yung payo ni Paul. Ano pa? Tandaan niyo daw, sabi ni Paul, nakatingin palagi sa behavior mo, sa behavior natin bilang Kristiyano, ang mga tao sa paligid natin. Kay Kristiyano man yan o hindi, nakatingin sila sa'yo. Actually, yung iba, inaabangan ka pa nila magkamali. Tingnan nga natin kung Kristiyan yan. Tingnan nga natin kung maninigarilyo. Tingnan nga natin kung iinom. Nga ganun. Kumbaga, people are watching you. Para ka nasa aquarium. So be careful. Mabuti sana kung sumadsad lang yung pangalan natin. Ang problema nga, pag sumadsad tayo, sasadsad yung pangalan ni Jesus. Parang si Vilma niyan, yung fan yung nagkamali, ang sadsad yung pangalan, si Vilma at si Nora. Parang gano'n. So, sabi dito, yung behavior mo nakating siya. So, kaya ang payo ni Peter, live such good lives among pagans that they accuse you, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. So, yun yung kanyang ano. So, your conduct, hindi lang sa behavior, no? Nakatingin din yung mga tao sa inyo sa conduct, yung ibig sabihin. Sabi rin ni Pedro, si Pedro naman to, slaves, in reverent fear of God, submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. Ito, das diretso to si Peter eh.
si Paul di pa masyadong diretso, diretso eh. Huwag lang kayong sumunod doon sa mga amo nyo na considerate at mapapait, no? Kahit doon sa mga malulupit, sabi ni Peter, sumunod kayo, di ba? For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. Ah, mas ano, no? Mas mabigat. So sabi nga ni Paul, be focused. Ano yung pangalawa? Be credible. Naku. Ano ang maging credible? Pangatlo, be exceptional. Pag-usapan natin yung being credible. Yan. Speaking of credible, naalala niyo si Pinocchio, pag nagsisinungaling, mahaba yung ilong. Di ba? Mm-hmm. So sa kanya may manifestation kung credible ito hindi. Ito yung sinungaling, mahaba yung ilong niya. Di ba? Imagine niyo, ganun kaya tayo dinisign ng Diyos. Naku, malamang every 6 months at saka 1 year, nagpapaano tayo, rhinoplasty tayo. Mayaman na si ano, si Belo at si Kalayan at mga surgical ano clinics. Dahil, ano yun, kumbaga, ang pagsinungaling, para naging normal na sa tao dito sa panak natin. Sabi ni Matthew, papansin niyo ha, sa Ephesians, si Paul, sa 1 Peter, si Empress Peter, ito sa Matthew, si Matthew, nagsasala, ang sumulat, pare-parehas yung sinasabi nila, consistent. Tingnan niyo sabi ni Matthew, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Kasi nung mga panahon na yon, yung mga Pharisees, mga teachers of the law, sila yung mga pretentious, ano yun, kumbaga, sila yung nagpako kay Kristo eh. Sila yung mga, kunyari, holy, pero hindi naman, di ba? Kumbaga, parang Padre Damaso, parang ganun. Huwag daw tayong ganun, no? Kumbaga, dapat ma-surpass tao natin yung kanilang mga righteousness na pinapakita. Pag-usapan natin ito, ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin is, there's a difference between reputation and character. No, reputation is what people think of you. Diba? Sabi nga, pangalagaan ng reputasyon. Diba? Pero ang reputasyon, maring totoo, maring hindi. Nakuha natin, maring totoo, maring hindi. Diba? May reputasyon ka na mabait ka, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kasi reputasyon lang naman yan eh. O kaya, may reputasyon na sa baryo nyo na ikaw ay, ano ba yun? Ano ba yung mga chismis sa baryo nung araw? Oh, yan. Ako, madaming lalaki yan. Yung mga ganun, mga ganong reputasyon. May taglay. May taglay na kalandian yan. Yung mga ganun, diba? Pangit na reputasyon yan, diba? Pero maring hindi naman totoo. Modern na modern example. Maring hindi naman totoo. Reputasyon lang yun eh. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero ang character, yun yung totoo. Bakit? Ang character is what God knows of you. Ikaw yun. Wala kang pwedeng ipagkasinungalingan doon dahil alam ng Diyos kung sino ka talaga. Halimbawa, ang reputasyon ko, kunyari, lakas kumain. hindi reputasyon yun. Katotohanan yun. Halimbawa, ang reputasyon ko, kunyari, pinapakita ko sa tao na matulungin ako. Halimbawa, ako ay si Congressman Manik Manaog. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Parang ganun. So, ang reputasyon ko, ako ang inyong congressman, madali akong lapitan, mapagmahal ako, matulungin ako. It's a reputation. Pero, ang Diyos, kilala ka niya, yung character mo. Kung totoo yun o hindi. Diba? Kumbaga, dito, pinapaalala ni Matthew na, kumbaga, pagpalagan niya yung character. Kasi doon ka kilala ng Diyos eh. Kung sino ka talaga. Huwag lang yung pakitan tao na reputasyon. Ayan, respect. So, sabi dito, pinapaalalahanan tayo na we need to give respect. Enable for you to give respect, no? To get respect, you need to give it. Diba, sabi nga, may matandang kasabihan, ang respeto ay hindi ibinibigay. It is being earned. Diba? Lalong-lalo na sa teacher. Diba? Mm-hmm. Sa isang teacher, ako para sa akin, bilang estudyante, nung bata ako, mas naaalala ko at mas nire-respeto ko lahat ng mga naging teachers ko na sobrang higpit sa akin,
sobra akong pinahirapan, na sobra akong talaga kailangan kong mag-aral, mas naalala ko sila. Kasi ibig sabihin, concerned sila sa akin. Kesa yung mga teachers ko na, okay lang, kwentuhan kayo dyan sa likod. Gumawa kayo, magpasa kayo ng ano, wala akong pakialam. Eh. So, masyeldo naman ako eh. Di ba? Hindi ko na sila maalala yung bakit. Kasi nararamdaman ko na they're there for the money. Not for the noble cause of teaching. Pero those teachers na lumuha talaga ako at talagang pinaiyak ako at talagang pinush ako dun sa limit ko. Sila na alala ko ngayon eh, kasi mataas ang respeto ko sa kanila. Kasi kung di nila ginawa yun, di ako natuto. So I need to give respect. Parang kaya sinasabi ko sa mga teachers, 90% acting, 10% teaching. Kasi kahit hindi ka naman talaga masungit, sometimes, kailangan, you need to appear na seryoso ka para seryosohin ka at respetuhin ka. Nakuha niyo yun? Eh, minsan, ma-acting ka rin eh. Diba? Acting ka rin na kapag bago ka nila sindakin, sindakin mo na sila. Lalo na dito sa Amerika, yung pinaka makulit nating estudyante sa Pilipinas, di ba? Eh, normal lang yun dito. sa Pilipinas, at least, di ba, kahit makulit ang estudyante natin, ano, babatiin ka pa rin eh sa umaga, di ba? Ah, mumurahin ka pag nakatalikod ka, pero babatiin ka pa rin eh. May respeto pa rin kahit paano eh. Dito, pagpasok pa lang ng klase, mumurahin ka na. Nashock ba kayo nung pagdating niyo dito? Kasi unang trabaho ko dito, ano eh, youth counselor ako eh. So, tuwing papasok ako, naliligo ako ng mura eh. Ang tawag nila sa akin, ano, ng mga Hispanic, yung tawag nila sa akin, Chino puto. Di ba? Siyempre, Chino, akala nila, Chinese ako, kasi sa Asian, para sa kanila, pare-parehas ang itsura. Puto, alam nyo naman yun, yung Spanish word na yun. Pero, baga yun yung male whore, eh, para ngayon, male version. Pero walang dating sa akin. Alam nyo kung bakit? Kasi naaalala ko yung puto, yung rice cake. Hindi ako nasasaktan. Sabi ko, alam nyo, pag tinatawag nyo akong Chino puto, nagugutom ako. Kasi yan yung ano sa amin, rice cake. Di ba? So, although parang they look at you, they, kumbaga, parang mababa ang tingin sa'yo. Alam mo yun? They feel like na you're just an immigrant, may accent ka, di ba? Minsan may ganun eh, parang. Pero sa totoo lang, they learn to respect me. Alam niyo kung paano? Malaking pasasalamat ko kay Manny Pacquiao eh. Kasi may nagtanong sa akin. Sabi niya, sabi ng estudyante, kasi yung mga estudyante na kung nasaan ako nagtatrabaho before, mga ano sila eh, aggressive. No, mga out of school youth, mga ano. So, parang ano siya, para siyang boys town sa atin. No? Parang gano'n. So, sabi nila sa akin, tinanong ako, kung lahat ba daw ng lalaki sa Pilipinas marunong mag-boxing at kasing galing ni Manny Pacquiao. Hindi, sabi ko, naku, eh normal sa amin yan. Lahat ng bata doon magaling mag-boxing. Kaya huwag kayong loloko-loko pag mabibisita kayo doon. Talagang makakatikim kayo ng, ano, ng suntok doon. Sabi nila, pwede ko ba daw silang turuan ng boxing? Ito problema, hindi ako marunong mag-boxing. Maraming salamat sa YouTube. Ginawa ko, pag-uwi ko, nag-aaral ako sa YouTube. Hinahanap ko how to, yung basics of boxing. So, ganun. Pag kinabukasan, edi 90% acting. Kunyari, magaling ka mag-boxing. Edi tinuruan ko sila. Edi masayang-masaya sila. Somehow, I earned their respect. Hindi na nila ako parang, kasi dati magpapasok ka, gagunanin ka eh, parang sisindakin ka eh. Parang tinapang ka na makipagsuntukan. Ngayon, hindi na. Kumbaga, medyo, hey, what's up, bro? Ganun na ang tawag sa'yo, di ba? Tapos, meron silang ginagawa na assignment. Ang assignment nila sa board, nag-uunahan sila ng multiplication table. Bawa, susulat yung isang estudyante na medyo matali-talino. Sabihin nila, lalagay nila, 9 times 9. Diba? Tapos sila, mag-uunahan sila. Tuwing may susulat, hindi pa tapos isulat, sinasabi ko na yung sagot. Eh di sabi ko na, you are a math wizard.
Tawan-tawa kasi ako kasi tayo, grade 3 pa lang, kabisado na natin yung multiplication table. Akala nila, ang tali-talino ko. So, kumbaga, na-earn ko na naman yung respect nila. No? Kumbaga, in a sense, no? Pero dito, sinasabi ni Paul, ni Paul, na, ano, na kumbaga, kung gusto mong ma-earn yung respect ng kasamaan mo sa trabaho, no? Kailangan ipakita mo yung karakter ng Diyos sa trabaho. Hindi yung reputasyon mo lang, 'di ba? Kung talaga kung sino ka, kung ano yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Walang pretension. Kumbaga, kung mabait ka, hindi ka mabait dahil nagpapa-chikadora ka lang. Mabait ka kasi yung puso mo binago ng Diyos. Magkaiba 'yun eh. Kasi doon walang acting 'yun eh. Kaya nakuha niyo 'yun, yung halimbawa sasabihin mo, magiging mabait ako sa benan ko. Kasi kahit na antibiotic yung benan ko, magiging mabait ako. Alam nyo, acting lang yun. Darating ang point in time, mabubisit ka rin. Pero subukan mo, magiging mabait ako sa benan ko, kahit antibiotic yung benan ko, mamahalin ko siya dahil yun yung turo sa akin ng Panginoon. Doon, walang acting yun. Sigurado, hindi ka mauubos doon. Kasi tuwing aasarin ka ng benan mo, maiisip mo ang Diyos, thank you Lord. Mabuti na lang. Mabuti pa si Adan, walang biyanan. Joke lang. So be respectful, no? Sabi sa Titus, teach slaves to subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them. Oh, very specific, ha? Tayo pa naman mga Pinoy, pagka wala yung boss natin, pinupulutan natin sa kwentuhan. Di ba? Ay, no, alam mo. Actually, right. Sa tayo na ganun, pero... Ano yan? Paggawala, ay, salamat. Malis na impact dito. Yung mga ganun. Kumbaga, we talk back. Pero nakakatuwa, pag binasa mo yung Biblia, specific, oh, grabe, sinasabi. Not to talk back to them. Same respect pala dapat ang ibigay mo doon sa boss na mabait at sa boss na antibiotic. Nakuha nyo? Bilang isang ina, kasi mga ina kayo lahat, same respect din ang dapat mong ibigay dun sa anak mong mabait at sa anak mong antibiotic. Di ba? It's a principle eh. It's a principle. Hindi mo pwedeng isang tabi na okay, half rice lang ito kasi makulit to eh. Ito may extra rice. Hindi pwedeng ganun eh. Ano yun? Imagine nyo kung ganun yung ugali ng Diyos. Di malamang wala tayong mga blessings na iba na dapat natatanggap natin. May karugtong, not to talk back to them sa verse 10, tingnan nyo, not to steal from them. Ito, may ugaling Pilipino. Ha? Alam nyo yung justified stealing? Eto tal, mayaman naman yung boss natin yan. Iwi na natin to. Hindi naman mahalata, hindi naman makabawas-bawas. Hindi naman bawas ang kayamanan yan. Saksakan ng sama na ugali at napakakunat yan. Hindi tayo pinapasweldo ng overtime. Iuwi na natin to. Kunin natin yung gasolina, kunin natin yung pencil, uwi natin yung printer, yung ink ng printer, uwi na. Alam mo yun, minsan justified yun. Tal, mayaman naman yung kumpanya natin, hindi na mahalata to. Pero lino, sinabi dito, not to steal from them. Diba? It's hard to steal to a person na mabait sa'yo. Pero minsan, nadya-justify na. Diba? Pwede na itong nakawan kasi masama naman ugali. Nakawan natin. Pero ang paalala ng Diyos, do not do that. Ayan. Kasi that is not pleasing to me. Sabi dito, but show that they can be fully trusted so that in every way, they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Ayan. Imagine mo nila, antibiotic yung boss mo. Magiging attractive ang Panginoon mo. Babango si Lord. Kasi nga, kahit na antibiotic siya, mabait ka pa rin sa kanya. Di mo siya pinagnanakawan at di mo siya pinag-uusapan pag nakatalikod ka. Be honest. No? Binanggit din. Be honest. Even if others are not, even if others will not, even if others cannot, nasabi nga sa mundo.
He who walks honestly walks securely. Ano sabi ng Bible? And not to steal from them. Yun, in-highlight. But to show that they can be fully trusted so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Ayan. Alam niyo ang Pinoy, napansin ko lang, ayaw na ayaw nilang tatawagin silang magnanakaw. Pansin niyo? Mm-hmm. Pero may kultura talaga tayo na mahilig tayong pumitik eh. Di ba? Naalala niyo, kumakain ba kayo noong 90s sa Shakey's? Ako, madalas mawala yung kanilang ashtray. Justified yun na pag nanakaw. Total, mahal naman ang bayad dito sa Shakey's eh. Kukunin nila yung ashtray. Di ba? Naalala ko noong sa Jollibee, yung laging kinakana ng mga estudyante, yung dispenser ng ketchup at saka mustard. Yung mga ganun. Mga souvenir ang tawag nila doon. Di ba? Eh, pansinin nyo, pag sumakaya Pilipinas sa aeroplano, lahat gamit sa Philippine Airlines dala-dala sa bahay. Ay, bawal na yun. Bawal na. Bawal na. Masasaitan ka dun. Oo. So, di ba, pansin nyo, yung honesty sa atin minsan because of culture apektado na okay lang yan. Souvenir, dali mo na yan. Di ba? Sa hotel, yan. Yung mga kung ano-anong mga pinagkuha. Minsan nga, ang dating ko kasing trabaho din, happy akong store manager ng Jollibee nung araw. Kaya pala hindi ako iniimbita ng mga crew ko pagka may binyagan, birthday sa bahay nila. Kasi pag pumupunta ako sa bahay nila, abay, nandun lahat ng Jollibee CD, nandun lahat ng poster, lahat ng materials namin sa store nasa bahay nila. Hindi nila ako nakibon, natatawa na lang ako. Kasi nga, inuwi. Yung kultura natin. Mahilig mag-uwi. Ayan. Be trustworthy. Bilang isang empleyado, maging trustworthy. Sabi dito, to show that they can be fully trusted. Maging trustworthy. Be models. Show that they can be fully trusted so that in every way, they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Pinag-usapan na natin, of course, representation tayo ni Lord. So, pinag-usapan natin, sabi ni Paul, bilang empleyado, bilang isang follower, bilang isang servant, we need to be focused, we need to be credible. And last, as we end, kailangan daw exceptional tayo. Ano naman masasabi niyo dyan? Paano naman tayo magiging exceptional? Ano, dodoblin ba natin ang makeup natin para ma-exceptional tayo sa ibang teacher? Paano ba? No, nabanggit ni Matthew, no, 5:16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yan. Paano ba magsha-shine ang light mo? Paano ba makikita na... Kasi ang goal mo dito is to manifest yung light ng Panginoon. Not to magpabongga. Kasi iba naman, mabait kasi nagpapabongga sila. Pero paano mo papakita na mabait ka, hindi dahil talaga mabait ka, bumabait ka dahil mabait yung Diyos mo. Alam niyo yun? Nakakahawa, nagre-reflect sa'yo. So, ganun yung challenge. Di ba? Ito yung challenge. You need to raise the bar. Ano ibig sabihin ng raising the bar? Ano sa palagay niyo yun? Paano mo i-raise yung bar ng pagtatrabaho mo? Yung kalidad ng pagtatrabaho mo? Anybody? Paano mo i-raise... Alam mo yung kalidad ng... Ba, 1 to 10, i-rate mo yung kalidad ng trabaho mo. Ba, sinabi mo 7, 8, or 9. Paano mo i-raise pa? Ba, kung 7, paano mo gagawing 8? Paano mo gagawing 9? Ba, kung 9, paano mo gagawing 10? Diba? Paano mo i-raise yung bar? Diba? Kasi ibig sabihin ng raise the bar, diba, tatalon ka ng... Yan, sa jump, ano? So, diba, inaangat nila na inaangat siya ng halos din na ma-reach. Diba? So, ikaw sa work ethics mo, paano mo i-improve pa? Yun kasi yung challenge ng Lord eh. Actually, mahirap yun eh. Sige, ikaw muna. Mahirap yun. Paano nga? Bakit mahirap? I mean, being excellent is like doing what is, besides what is required, di ba? Lalo lang technically, sa pagtuturo, di ba? Hmm. O yung nakalagay sa rubric, dapat yun ang... Anyway, lalo na sa pagka nirarate ka, di ba? Mm. Kung ano yung exceptional doon, yung titignan mo.
Mm-hmm. Para ma-hit mo talaga yung expectations, di ba? At saka siguro yun, no? It's a manifestation of your personal relationship with God, eh. Alam mo yan? I mean, being patient, being loving, being kind to your students, it's a manifestation ng, alam mo yan, ng day-to-day prayer mo, day-to-day reading of the Word. Mm-hmm. Kasi pagka, I mean, if you lack one of those, there will come a time na magagalit ka talaga, eh. Ibigay ko eh. Iinit ang ulo mo, lalo na sa estudyante mo, di ba? Lalo na tayong crazy, special ed tayo, di ba? Kailangan maging mas, ano, mas consistent, you know? Mm-hmm. Mahirap sa special ed eh. Kasi, I mean, talaga itetest ka nila. Mm-hmm. I mean, itetest ka talaga na bibigay ka at ano, ang patience mo. Pero ang goal mo nga, matuto sila, pero sila naman, ang goal nila, maasar ka at igil. Iwan mo sila, iwanan mo lang. Don't bother them. Alam mo yan? It's a wisdom. Wisdom na gagaling sa Lord. Kung anong strategy na pwede mong yan na talaga i-apply in order for them to, ano. Ayan, di ba, to know them personally. Lagi sinasabi yan sa school, at saka yung be authentic, di ba, in dealing with them. Kasi with authenticity, they will fully trust you as a teacher. Para mas madali nating masagot, paano natin i-raise yung bar? Bigay nga kayo ng exam, ng tao na pag sinabing work ethics talagang hands down kayo. Leia Salonga. No? Tindi work ethics. Yan, Manny Pacquiao. Nako po. Sabi ni Coach Freddy, Manny, run extra 1 mile. Run 1 mile. Gagawin ni Manny. Coach, I'll run 2 miles. Diba? Ganun si Manny Pacquiao eh. Mm-mm. Sinabing 12 rounds, 3 minutes boxing each round. Diba? Siya, 15 rounds. Kaya pansinin mo yung ikita mo sa laban niya, fresh pa rin siya kahit 12 rounds na. Yung kalaban niya, basag-basag na yung mukha. Diba? Kumbaga yung ano niya, no? yung kahit na pagka tumatakbo siya, yung masumunod sa kanya, unti-unti na nauubos, ano siya na lang naiiwan. Ganun yung kanyang work ethics, kakaiba. No? Talagang malupit. Diba? Hindi pa sa Christian nun, ha? Eh, malupit na ang work ethics, di ba? Ganun mag-raise ng bar, di ba? Kayo, magbigay kayo ng example na sino yung talagang, kahit hindi sikat, no? Na nakita nyo, malupit magtrabaho, malupit, kumbaga, lodi pagdating sa, ano, sa work ethics. Yung former principal ko, si Mr. Brown. Extra mile talaga siya. Pag sinabi mo, kailangan mo ng chair, kahit na, principal, I mean, usually yung principal kasi i-assign na lang sa ibang tao eh. Pero siya, he makes sure. He goes there, he gives the extra chairs. Mm-hmm. If you need support sa classroom, alam mo yun, nakiyari may mga estudyante ka talagang pasaway, he will make sure na may consequence yung mga bata, tapos pupunta siya doon to support you as a teacher. Napakagaling na principal. Wow, that's exception. Admirable. Kayo, ikaw Joy, meron kang kilala na Meron ako pastor yung ano na yung kasama ko, yung math teacher siya sa Perry. Parang iba pag umuwi siya late kasi mini-make sure niya na bell to bell prepared siya for the next day. Yung mga deadline na parang 2 weeks pa ang deadline, tinatapos na niya agad. Parang basta Friday uwi siya na maaga. Hindi siya nalilate. Sobrang active niya, parang lodi, ang galing. Pero parang ang hirap na maging ganun. Parang tao ba to? Mahirap maging ganun, lalo yung pag may anak ka. Ang tanong, may anak. Ayun. May anak ba? Malaki na yung anak niya, Ate Minnie. Malaki na. Ikaw, Chrissy. Ikaw, Chrissy, meron ka bang kilala na... Ano? Bago yun, wala akong masyadong maisip. Pero naisip ko lang, kasi yung mga estudyante, ang oras ko kasi ng virtual learning, umaga. No? So, siguro, kung dati, dalawang slots ang binibigay ko eh. Isa sa umaga, isa sa hapon. Para yung mga estudyante, kasi tanghali nagigising, kasi mga moderate to severe to eh. Totoo yun, totoo. Pag na-accustom na sila sa
sa routine na tanghaling gumising. Kasi let's face it, naging siguro medyo naging sobrang relaxed din tayo ng mga March. Lahat hindi halos alam ang gagawing sistema eh, no? So, nung ako, naisip ko, okay, bigyan ko sila ng alas 10. Tapos, alas 11. Tapos, naging hapon. So, ako yung nag-iisip lagi ng paraan, paano lang sila, at least makita ko sila at least once a day, no? So, siguro ngayon, magdadagdag pa ako ng isa pang slot sa hapon. Para doon sa mga ano, ako na lang siguro ang mag-a-adjust para kahit papaano may ano sila, may you know, may participation, may naka-on ka lang, no? Naka-on ka lang sa Zoom, pero Oo, naka-on naman ako at nire-record ko naman yung lessons ko. So mas mahirap para sa akin kasi moderate to severe nga sila. Mas mahirap nga 'yun. Oo. Tanghaling gumising, pag nagalit, lalo na yung may mga autism. So, ang hirap niyan. I salute you. Ang hirap ng trabaho. Oo, pero I agree doon sa sinabi ni Pastor na 90% acting talaga. Kailangan full ano, yun nga yung sinasabi kong performance level ako lagi. Wala akong lobat ako ngayon. Hindi eh. Kailangan pagpasok ko, ay, energy. Mag-change ka na from ano, parang, pag nasa, kaya pagka Wednesday ngayon nga, at na nakikinig ako kay Pastor pag Wednesday, minsan talaga lang nalilate ako. So, yan, pinapakinggan ko yan. Sabi ko, oh my God, sige, kailangan internalize ko to. Matutunan ko to. minsan eh, talagang nalolobat ako. Kaya nitong summer, sabi ko, pahinga muna ako. Straight, ano na ako, na 7 years working non-stop na may extra. Kasi kayo, oo. Wow. Lagi ako nagsa-summer school, lagi, lahat. So masyado ko ng ano, sabi ko nga ngayon. Iba na yung motivation ko, parang dati, kita, laging kita eh, no? Sabi ko, ay, what is happening to me? Oo, yun ang naiisip ko ngayon. So sabi ko, sige, push pa natin. Actually, that's a perfect example of raising the bar, na adjusting their students, especially na identified mo sila na severe to, ano, na, kumbaga, ano eh, kumbaga, alam mo hindi sila mag-a-adjust eh. Kumbaga, alam mo yung typical na Pinoy teacher na si teacher out na ng alas stress ng hapon pero magtuturo pa ng math na para lang maintindihan yung mga ng estudyante niya. Alam mo, may mga ganong teacher na yung sobrang dedication, sobrang, kumbaga, hindi na tungkol sa bayad. Kumbaga, yung gusto mo talaga matuto yung estudyante mo, parang ganon. That is raising the bar, eh. Alam mo yun. And that's what I'm saying na ito yung mga naaalala ng pagmatanda na yung estudyante. Itong teacher ko ito, tsaga nito. Uuwi na lang, eh. Ihintayin pa kami, tuturuan pa kami ng math, ng science, or whatever. May mga ganang teacher eh, na hindi naman nagpapabayad o hindi naman, lang talaga nila. Gusto lang nila matuto pa. Kaya papalo up ka pa, te-text ka pa, or So that's raising the bar. Hands down talaga dun sa mga ganang klaseng guro. At lalo na eh, personal application mo yung sa'yo. Walang magko-question nun kasi ikaw yung ano eh, di ba? In-apply mo talaga eh, di ba? Kumbaga, that is something na ano, to glorify God. Di ba? Anything else, ikaw? Ano ka pa dadagdag? Alala ko lang, hindi lang actually related. Alala, naka-encourage lang ba bilang isang teacher? Mabasa mo yung mga sulat ng mga estudyante mo dati sa Pilipinas? Nagtapon-tapon na ako, pero pinagpipicturean ko, hindi ko na. Ikalodge mo na lang, Nini. Di ba? So, naka-encourage kasi, I mean, rarely makakuha ka ng appreciation note dito sa Amerika. Matotoo lang. Siguro kung may appreciation note ako dito sa Amerika, siguro mga 5 lang siguro. So, less than 10. So,
sa mga bata. Ano, may hindi, parang wala silang culture na ano, katulad sa Philippines na ibang appreciate, diba, yung teacher sa maliliit na bagay. May ilan na kamis, diba? Nakakamiss yung ganun. Yep. So, again, as we end, sabi ni Paul, be focused, no? Kumbaga, how are going to be salt and light sa workplace natin bilang isang employee? Be focused, be credible, and be exceptional. So, sa Sunday, I'll talk about being a salt and light sa workplace natin as an employer. Yan, ikaw naman yung may-ari. Ikaw yung manager, supervisor, ikaw yung basta meron kang tao sa ilalim. Nasa leadership role ka. Yan. Ano ka magiging. Baga, bawa, sa teacher, ano ka? Bawa, science coordinator or math coordinator. Baga, something, basta meron kang nililid na tao. Paano ka magiging salt and light? So, pag-uusapan natin yung four godly masters. Paano ka maging makatarungan? Paano ka maging mapagmahal na leader sa iyong mga tao para mahalin ka rin nila. So, yun. So, ito yung dalawang series natin. Last Wednesday, I talk about being a salt and light in my workplace as an employee. Sa Sunday naman, as an employer. And then next Friday, kasi sa Sunday, it's a preaching. We will all listen. But ang maganda sa life group, we talk about it. Examples, alam mo yun, para nagkukwentuhan lang, di ba? At saka nakawala ba ng bugnot dahil alam nyo naman tong COVID-19, dinalan tayo ng mental problem nito. Lahat tayo nakakulong sa bahay. Ang maganda sa Zoom, kumbaga parang nandyan lang tayo. Si Joy parang nasa kabilang bahay lang eh. Ang layo pala ni Joy. South Carolina pala. No? South Carolina. Iba pa oras dyan, no Joy? Anong oras dyan? Anong oras dyan? 10:25 PM, Pastor. Oh, gabi. Ay, gabi na. So, ano oras lang? 7:25 lang. So, yun yung Working for God, Ephesians 6, 5-9 series natin. So, yun. Let's pray. Any prayer request? Kasi yun panalangin natin. Bakit tayo magtapos? Any testimony na gusto yung sabihin or anything? Una-una, panalangin natin na matapos ang COVID-19. Para yung COVID. Oo. Also, pakipray nga pala si Tita Loli, if you know Tita Loli. Tita Loli. Na-hospital siya eh. Nag-positive siya sa COVID. Oh, teacher din siya. Nauna siya sa amin. Pangit ba nag-i-effect sa kanya? Or... Nilagnat siya. Nak-confine nga siya sa hospital. Pero hindi ko alam kung... Kasi may asthma siya eh. Oh, yeah. Akala niya asthma lang. In terms of ano naman, 90% naman is nag-recover naman. Yeah. In high spirits naman siya nung nakausap ko siya. Okay, claim na natin na gagaling na siya. Yes, yes. Makakasama natin siya minsan. Christian din yun eh. Okay, maganda at makakasama natin siya. Next time, mag-invite tayo. Nakakalimutan ko lang muna rin. Punuin natin ng teacher to. Si Jonathan, nakalimutan. Nawala sa isip. Last time, nandito si Jonathan eh. Naka-join, di ba? Pray din natin si Jonathan. Nagkasakit din siya, di ba? Si Jonathan. Dire-diretso yung kanyang recovery. Mm-hmm. Go, Joy. Pray natin. Safety lang po ng mga bata. Ano na? A good health for everyone, Pastor Jeff. Tsaka si Patrick sa work po niya. Kasi exposed po siya. Oh. Sa lab po sila. Laboratory? Oh, sa lab po sila. Ang dami nilang employees doon. Kaya protection. Protection sa lahat. Pwede natin yung opening ng klase para everything run smooth. At performance level, tandaan nyo, sabi ni... Kailangan. Sabi nila. Performance level tayo. Exceptional. Dalangin tayo. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful night with all these beautiful teachers, Lord God. And we just want to say thank you for being our God. Thank you for loving us. Thank you for all the blessings that we're receiving from you. And we continue to receive from you, Lord God. And if there's anything, Lord God, that kind of wronged you, if there's a sin in our hearts, Lord God, we ask for forgiveness and we repent, Lord God. Cleanse us with your blood and forgive us. Lord, we are remembering in prayers, Lord God, si Sister Loli, Lord God, na isa rin teacher, Panginoon.
Tulungan mo siya, Panginoon, na sa kanya pinagdadaanan ngayon. We pray for fast recovery. We pray for complete healing in Jesus' name, na she'll be testifying that you already healed her, Lord God. As of this moment, Lord God, we believe na hindi po may kriyat kamay niyo. Kaya-kaya niyo pong extend yun at pagilingin siya sa mga oras na ito, Panginoon. At next time siya mag-test, it would be negative, Lord God. Yes, Lord. We pray for the family of Chrissy, Lord God, that you continue to bless them, continue to protect them, lalo ng kanyang bunso, Panginoon. Keep them safe always, Lord God, and continue to provide for them, Lord God. And continue to use them, Lord God, for your glory, Lord God. We pray for the family of Joy, Lord God, si Patrick na nagtrabaho sa lab, ingatan niyo po siya, i-lessen niyo yung exposure niya, Panginoon, na protection niya siya, lalong-lalo yung mga bata, Panginoon, ingatan niyo po sila, Panginoon, keep them safe always as they go back to school. We pray also, Lord God, sa pagbabalik ng school, sa pagbubukas ng klase, Panginoon, yes, protect all your teachers, all your staff, all the students, and we also pray na matapos na yung COVID-19, Lord God. Magkaroon na ng vaccine. Gumaling na lahat ng mga may sakit, Panginoon. And everything will go back to normal. We want, Lord God, we're praying for the old normal, not the new normal. Yes, we want to go back to our old lives, that where we can travel, we can have fun, we can enjoy life, Lord God. We thank you, Lord God, that still, even though there's chaos in this world, you are in perfect control. You are still, Lord God, Lord God. We declare that you are God over our lives. We thank you. We love you. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, guys. Amen. Next time, sana makita-kita tayo dito sa bahay. Yeah. Magkainan tayo. At Hi, siguro. Sanawa. Sanawa. Kaya hindi natin lang, kaya lang tayo. Don't forget to, kunyari vlogger, don't forget to like or share yung... Hello? And hit that notification button. Yalala yung mga teaching natin kasi hindi tayo makapagturo sa simbahan. At least meron tayong Facebook ngayon. So, meron tayong YouTube. At least pag-service pa rin tayo. So thank you for watching, yung mga sermons, and I hope nabibless kayo sa salita nito. So maraming salamat. We'll see you next. Thank you for inviting. Thank you po. See you next time. Thank you. Same time, same thank you, place. Minnie. God bless. Thank you, Minnie, and thank you, Pastor Jeff. Thank you, Chrissy. Thank you, Joy. Bye. See you next time. Hopefully, so in person. All right. Okay. Nice to meet you, Joy. Nice to meet you too. Bye, bye, pa. Bye. Bye. Bye.